Hello guys and welcome back sa ating channel, and this is Papa Dave, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung Google Spreadsheet para sa data entry job. So kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so dito sa Google Spreadsheet, dapat lagi natin tatandaan na ito yung pinaka-importanteng matutunan natin, lalo na dito sa online jobs. Dahil halos lahat ng online jobs na makikita nyo ay gumagamit na ng spreadsheet, gumagamit na ng Excel. So, dito tuturuan ko kayo ng mga importanteng bagay na dapat nyong malaman na makakatulong sa inyo para mapadali yung trabaho nyo. So, dito sa screen natin, ito yung blankong spreadsheet. So, kung kayo yung paggagawin ng client nyo ng spreadsheet, dapat alam natin kung paano gawin or paano yung mga shortcut formula, na yung mga basic lang na kailangan natin. No? Hindi naman natin kailangan pag-aralan halos lahat ng mga function ng Google Spreadsheet. So, ituturo ko lang sa inyo yung mga importante na makakatulong sa trabaho na to. So, dito sa blanco, letter A, column. Yung letters, tawag dyan column. Yung numbers, tawag dyan row. So, dito, meron akong sample. Dito sa number 1 natin yung title. So, sa title, kung kayo ang gagawa or may ibibigay sa inyong spreadsheet si client, kagaya nito. So, ito yung pinagtatrabahuhan ko. Itong contact next, column, yan. Nag-e-edit ako dyan ng mga date kung kailan namin huling kukontakin yung mga customers. So, pag in-scroll down ko siya, kung mapapansin nyo, nawawala yung pinaka-title niya dito sa unahan. Yan. So, ang gagawin ko sa kanya ay ipi-freeze ko siya. So, unang-unang ituturo ko sa inyo yung freeze. Ito, importante yung freeze para mas mapadali yung trabaho natin. So, dito sa row 1 and 2, i-hold ko siya, no? Hold nyo yung click. Row 1 and 2, i-freeze ko siya. I-click ko tong view, freeze, 2 rows. Ayun yung i-freeze natin. Yan. So, yan. So, naka-freeze na siya. So, kung mag-e-edit ako sa ilalim, pag in-scroll down ko siya, so, andyan dyan lang siya sa unahan. Hindi tayo malilito dun sa mga title ng i-edit natin. So, yan. Ito yung number 1 dito sa freeze. So, what if naman, dito sa spreadsheet, meron tayong i-edit banda rito sa dulo. For example, dito may gender. Yan. Sa gender, pag in-scroll down natin, automatic andyan dyan yung gender dahil naka-freeze yung row 1 and row 2. So, what if naman, kailangan makita natin, ala nga naman maglalagay tayo dito ng male. Tapos, dito sa number 2, pupunta pa tayo dito para kunin yung pangalan ng susunod. So, ang gagawin natin, ipi-freeze naman natin yung column A. So, ang gagawin nyo lang, click nyo yung letter A, punta kayo sa view, freeze, dito kayo sa column 1. Yan. So, itong column 1 natin at saka row 1 and 2, naka-freeze na siya. Itong column A, naka-freeze na rin siya. So, kung pupunta kayo sa gender, i-drag nyo yung, yan. So, hindi na siya maaalis dyan. Hindi kagaya kanina na kapag pumunta kayo sa gender, hindi nyo na siya makikita. So, number 1 yung freeze, napakalaking tulong yan dito sa data entry. Okay, so yung susunod naman natin ay yung duplicate checker. So, ito, isa to sa mga importanteng kailangan nyo malaman, yung formula nito. So, ginagamit to, kagaya nito nasa screen natin, meron kami ditong username sa title. So, kailangan walang customers na dumoble yung mga imi-message namin. Kaya, gumagamit kami dito ng duplicate checker. Sa mga nagpa-product research sa inyo, kailangan syempre yung ipapasa nating mga product dun sa client, walang duplicate, dapat iba-iba siya. So, dito gagamit tayo ng formula ng duplicate checker. So, dito ang gagawin lang natin, kung ano yung gusto natin lagyan ng duplicate checker. For example, itong column A, ang gagawin ko sa kanya, ikiklik ko yung letter A, pupunta ako dito sa format, tapos pupunta ako dito sa conditional formatting. Yan. So, kung makikita nyo, nagkulay blue siya lahat kasi wala pa siyang formula. So, ang gusto ko, magko-color red siya. Kiklik ko tong default. Gusto ko magko-color red kapag may nakitang duplicate. So, ngayon lalagyan natin siya ng formula. So, dito sa format cell, if sa drop-down menu, scroll down, custom formula is, tapos dito sa value or formula, dito natin itatype yung formula ng duplicate checker. So, dito ang gagawin nyo lang, itatype nyo yung equal sign, count if, yan, tapos open parenthesis,
For example, ang i-duplicate checker nyo ay yung letter A. So, itatype nyo rito yung column A. So, kung kunyari, ang gusto nyo i-duplicate checker yung itong column S. So, ilalagay nyo rito yung column S. Ganun yan. So, dito, letter A, sunod is yung colon. Yan. Next, letter A ulit. Tapos, comma. A1. Tapos, close parenthesis. Yan. Next, greater than 1. So, yan yung magiging formula nyo. So, kung yung letter A na to, kung ano yung gusto nyong i-duplicate check, yun yung letter na ilalagay nyo, kung anong column. Yan. So, ngayon, okay na natin siya. Done. So, meron na siyang formula nun. So, paano natin mag-check? So, ang ginawa ko ay kailangan mag-color red siya kapag may duplicate siya. So, dito, check natin kapag may nakita tayong color red. Ibig sabihin, meron siyang duplicate. Ayan, kagaya nito. So, nag-iba siya ng kulay, makikita natin may duplicate siya. So, ngayon, paano natin i-check? Saan natin makikita yung isa? So, ang gagawin ko, ika-copy ko siya. Copy. Tapos, i-click ko yung Control F. Ayan, Control F may lalabas. Na find in sheet. Tapos, ipipaste natin dito yung username. So, makikita nyo rito, 1 of 2. So, ibig sabihin, dalawa. 1 of 2. Ang gagawin nyo lang, kiklik nyo tong drop down na to. So, yung isa ay nasa 12,851. Tapos, yung isa naman, nasa 229. So, may alam nyo na minsan ang lalabas dito, 3, minsan 4. For example, nagpa-product research kayo. Ang lumabas dito, pag kinontrol F nyo, pinaste nyo rito yung link or yung title, makikita nyo duplicate. So, pwede nyo na siyang burahin. Madali nyo lang siya makikita. Control F lang, tapos hanapin nyo or i-type nyo kung ano yung i-check nyo. So, ang gagawin ko, buburahin ko na to dahil duplicate siya. Right click, tapos delete row. Yan. So, one of one na lang siya. So, ilalagay ko yung formula sa description. Check na lang natin. So, ngayon, punta naman tayo dito sa character count. Ito ginagamit sa title builder. So, dito sa kabilang spreadsheet, dito ko isa-sample sa inyo. So, dito may isa pa tayong tricks na gagawin. Yung mag-i-insert tayo ng column or ng mga row. For example, dito sa letter A, bibilangin natin kung ilang character yung na-type natin. Ito ginagamit sa title building sa e-commerce. So, ang gagawin ko, mag-i-insert ako. Itong letter B na column na to, yung mga link niya, kailangan... sir, kailangan meron pa akong isa rito na blanco bago mag letter B, kailangan meron pa akong blankong column para mailagay ko yung kung ilan character yung mga title. Kasi may mga client na binibilang talaga nila yung mga title mo. So meron silang requirements na at least 75 to 80 character ang ilagay mo sa mga title ng product ko. Dahil sa e-commerce, yung mga title nila meron silang mga limit, kagaya ng sa Poshmark, meron silang mga limit. Sa eBay, 80 character. Sa Poshmark, mga 60 character lang. So, meron silang mga limit. Kaya kailangan mabilang natin kung ilan yung mga character na itinatype natin sa every title na ginagawa natin. So, ang gagawin ko lang sa column A, right click, mag-i-insert ako ng isa sa right. So, yung letter B ko kanina, nandito na siya sa letter C. So, kung makikita nyo to, yung column B, kasi sumusobra lang yung mga letter na yan sa column A. Pero pag nilagyan ko to siya ng dash, yan. Lagyan ko muna siya ng dash para hindi nakakalito. Yan. So, sa column B, dito natin itatype kung yung formula para mabilang natin yung character ng column A. So, dito, magtatype ako ng equal sign. Yan. Equal sign, tapos len, L-E-N, open parenthesis. Tapos, i-click ko yung column A. Then, enter. So, makikita nyo, 76 character itong title na to. 76 character. Kasama yung space dyan. Kasi kasama sa bilang, yung space kasama sa bilang yon. So, ngayon dito sa 76, para hindi ko nagagawin isa-isa yan, itong mga yan, yung formula na yan. Kiklik ko lang dito sa 76, tapos i-hold ko tong yung square na maliit na yan. Da-drag ko siya pababa. So, makakount na rin yung iba. So, hindi nyo na kailangan gawin isa-isa yon. So, i-drag nyo lang siya para makount na rin yung iba.
So, yan naman yung sa character count or yung LEN na tinatawag. At syempre, bago ko makalimutan, naituro ko sa inyo kung paano mag-insert ng column dito sa spreadsheet natin. So, dito naman kung paano mag-insert ng row. Ra-right-click nyo lang dito, insert row below or above. So, pag below, syempre sa baba, above sa taas. So, try natin sa above. Mag-create siya ng row na blanco. For example, may nakalimutan kayong i-type or nakalimutan yung ilagay. So, napakadali lang na mag-insert lang tayo ng row. So, dito sa spreadsheet, marami kayong dapat na matutunan. Pero ituturo ko sa inyo yung mga kailangan lang. So, sa part 2 natin, marami pa akong ituturo sa inyo. Kaya stay tuned lang. So, yun lang po at maraming salamat.